Darwin, marami kaming pera. Million-million. Billion of dollars po, Darwin, ang nasa aming kamay. Kapatid, kumusta po kayo? Ngayon ay bago tayong natapos sa exorcism po. Yung isang babae na in-exercise natin, grabe, yung mga pasa dito, oh. Malaki yung pasa dito. Dito din sa ano, sa kanyang dalawang kamay, may mga pasa. Bunog. Grabe. Patuloy pa rin tayo na at yung mga demonyo na nakapasok sa kanyang katawan, nagsasalita. Grabe yung prayer ng Rosario, mga kapatid. No? Yung presensya ni Mama Mary na naman. No? Kinakantahan namin siya ng Salve Regina. Sabi ng mga demonyo kanina, ito talagang babaeng ito. Siya ang dahilan na buong angka niya ngayon ay nagro-rosaryo na. Bakit ba hindi ko siya mapatay, Darwin? Bakit ba hindi ko siya mapatay? Lagi merong nagprotekta sa kanya. Isang babae. No? At ang buong pamilya na nila, buong angka nila, nagro-rosaryo na. So, yan ang revelation ng mga demonyo. Common denominator po yan, ha. Hindi lang yung isang possess, kundi yung mga open demons ay magsasalita. So, sabi ng mga demonyo, ninagyan nila ng curse yung kanyang ulo. Kaya pala, sabi niya nung una, masakit yung ulo niya, gusto na siyang mawala sa mundong ito. Dahil, grabe, hindi ma-describe yung sakit ng ulo niya. At ngayon, mga kapatid, nawala na yung sakit ng ulo niya. No? At patuloy pa rin siya mag-react, no? While i-exercise natin, kasama yung kanyang kapatid. Magkapatid sila. Puro sila nag-react, mga kapatid. Biktima sila ng curse. Biktima sila ng kulam. At yung demonyo ay natokative, hindi naman tayo maniwala sa kanila. Ino-offeran pa ako. Million daw ang ibibigay. Just imagine, million daw ang ibibigay sa akin. Kapag hihinto na ako sa pagdadasal. No? Just imagine, ha? Darwin, may offer ako sa iyo. No? Kapag hihinto ka sa pag pre-pray, Darwin, bibigyan ka namin. No? Kung isang araw, alam nyo ilang ang ibibigay niya? $50 million. No? Sabi nila, mayaman kami, Darwin. No? Patuloy lang ako nag-exercise. Sabi, bribery, mga kapatid. No? Sabi niya, $50 million. No, ang dami pala ng dekado pala itong marami tayong pera. Kaya nga sa Bisaya, sapian. Ano ba yung sapian? Maraming pera. So, yung mga demonyo, mga kapatid, no? Grabe. $50 million. Ino-offer na ko ng $50 million. No? Basta lang, hihinto na ako sa pag-pray ng solemn exorcism. Na-shock na ako eh. Nung isang araw, ino-offeran ako ng $50 million. No? Darwin, marami kaming pera. Million-million. Billion of dollars po, Darwin, ang nasa aming kamay. Ibibigay namin ito sa iyo, Darwin. So, very biblical yan, ha? Naalala nyo ba yung ano nangyari ni Kristo, Temptation at the Mount? Naalala nyo ba yon? No?
babasahin natin yon dito sa yung mga sinasabi ng mga demonyo, very biblical. Maalala ko yung buhay ni Kristo dito, mga kapatid, sa chapter 4. Dito ang pagtukso kay Jesus. Babasahin natin yun, ha. Pagkatapos, Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng Diablo dun sa disyerto. Siya'y nag-ayuno sa loob ng 40 araw. 40 days. At 40 gabi, kaya't siya'y nagutom. Dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, "Kung ikaw anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito." Gawin mo nga itong tinapay, mga batong ito. Ngunit subagot si Jesus, "Nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos." Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin. At sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan ng sa mga bato, paamoy hindi masasaktan." So ito yung tunay ko na account, mga kapatid. "Ngunit nasusulat sa kasulatan, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala naman siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig. So lahat ng kaharian ng daigdig pinakita kay Kristo. At ang kapangyarihan ng mga ito, sinabi ng W, "Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." So yung lahat ng ari-arian sa mundong ito, ibibigay ko sa iyo. Sabi naman ni Kristo, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sasambihin at siya lamang ang dapat mong paglilingkuran." So ang Diyos lang talaga ang dapat nating paglilingkuran. So nag-open na yung demonyo. Hindi buong mundo ang ino-offer ng demonyo, kundi $50 million. Ang laki, no? Mayaman na sana tayo, mga kapatid. So yan, mga kapatid, ang experience natin nung isang araw. Ngayon ay last Monday po, yun po ang experience natin. Nakikiusap yung demonyo. Alam nyo, totoo talaga na yung demonyo, mga kapatid. Kung kayo ay nagdududa pa, biblical yan. At practically, we experience sa mga exorcist, hindi na po yan, hindi na kailangan magduda pa. So, bilang exorcist, mga kapatid, dagdagan natin yung pag-ibig natin sa Diyos. No, yan po ang greatest protection. Paano ba natin madagdagan yung pag-ibig natin sa Diyos? Dagdagan natin yung ating kaalaman. Yan. Kapag maliit lang yung kaalaman mo sa Diyos, sa simbahan, madali tayong maloko niyan. Madali tayong malito niyan. Madali tayong mailad, mascam, mauto, no? Kailangan talaga natin na dagdagan natin ang ating kaalaman. At kung madagdagan yung kaalaman natin sa sacrament, sa mga sacramentals, sa dalisay na aral ng simbahan, hindi na tayo madisipan ng mga demonyo. Amen? Sana natutuwa kayo ngayon sa karanasan natin. Huwag kayo mag-alala, dahil from time to time, ituturo natin at paano natin yung demonyo, tatagan natin yung
pananampalataya natin. Babasahin ko paano natin matalo ang demonyo. Si San Pedro ay may magandang ano, may magandang advice. Maging handa kayo at magbantay. So, no? Laging handa. Laging magbabantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umaatungan at ali-aligid na naghahanap ng masisila, mga biktima. Huwag kayong matatakot sa kanya. Ano? Huwag kayong matatakot sa kanya. At magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya. Ano? Anong gagawin natin? Magpatatag tayo sa ating pananampalataya. Yan ang gawin natin. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinaggagalingan ng lahat ng pagpapala. Ano mangyari? Ay siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumatawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Kasama ni Kristo sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. So, natural lang na may pagsubok, pero hindi tayo aayaw sa mga pagsubok. Patuloy lang tayo, mga kapatid. Dahil yung ibibigay sa Panginoon sa atin, kaganapan, perfection, katatagan, lakas ng loob, at isang pundasyon na hindi matitinag. Grabe, no? Hindi matitinag. Siya ang tumatawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian po. Amen? Mga kapatid, maraming salamat po. Fighting Maria at Attack Safety with a humble heart.